Ayan, hello. Good evening, everyone. Ayan, pa-share pa ako ng live natin, teacher. Pa-share pa ako ng live. Ayan, good evening, good evening, good evening. Pa-share po ako ng live, teachers. Pa-share ako ng live. Ayan, si Coach Weng po ngayong tonight. Ayan, good evening, good evening, good evening, everyone. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Ayan, hello, 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 hello. Hello sa 4 million viewers ko! Ayan, si Coach Weng po tayo tonight. Kay Coach Weng tayo. Ayan. Wait lang po natin si Coach Weng. Ayan, pa-share po muna ako ng live natin, teachers. Pa-share po ako ng live. Ayan, good evening po. Good evening, good evening. Ayan, papasok po si Coach Weng, mga 7 o'clock pa. Ayan, mag-ano lang muna tayo. Share-share muna tayo. Ayan na. Ayan, so magbabantay ulit ako ngayon kasi ngayon, ay last two nights, wala akong nakitang nag-share ng, ano, ng marami. Ayan, so ngayon, kung mag-share kayo ng marami, aanuhan natin ng free perfume from Teacher Seppy. Ayan, sige po, sige po, sige po. Ayan, good evening everyone. Good evening, good evening, good evening. Ayan, pa-comment po ng location nila kung saan sila located. Saan sila ngayon habang nanonood ng live ni Teacher Seppy. Ayan, good evening everyone. Good evening po, good evening po, good evening po. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Ayan, sige. Pa-share pa po ako, teachers. Pa-share pa po ako ng live po natin. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, ayan, ayan. Sige, shoutout natin yung ano, shoutout natin lahat ng sharers tonight. Sige po, sige po. Ayan, hello, 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 good evening, good evening, good evening, good evening. Ayan, Mindanao, Miss Oriental, good evening po. Ayan, Pangasinan, Masantos Yalabi. Ayan, Zamboanga, Mindanao, good evening. Okay, ayan, first year na daw si Teacher LJ bilang. Ayan, first year, student na siya, BA Ed student. Tapos mula grade 12, nag-aantabay na siya lagi ng life. Ayan, maganda yan, teacher. Hello, Leyte, good evening. Isabella, good evening. Ayan, Mati City, Davao Oriental, good evening po. Nueva Ecija, ayan. Rojas Isabella, good evening din po. Ayan. Pangasinan, good evening, good evening. Caloocan, good evening. Ayan. Okay. Papa teacher, andito na si Coach Weng. Ayan. Wait lang in a bit, coach. Papashare ko lang muna sila. Ayan. Good evening, everyone. Maguindanao, good evening po. Ayan, Cebu, maayong gabi eh. Ayan, and yeah, Negros Island, good evening. Iloilo, mayad ka gabi na sa inyo. Ayan, te, okay pa pakita dyan. Pampanga, good evening po. Palawan, good evening. And Rizal, Cagayan, good evening po. Okay, ayan. Ayan, Maguindanao. Sige, uy, bukas lang mag-start yung
NNED. Kaya i-avail nyo na po. Pwede po mag-down payment lang po tayo ng 500 pesos. Wala pong problema kay Teacher Seppi yun. Okay? Ayan. Pero yung complete package po, 700 lang. Saan pa kayo dyan? October hanggang March na final coaching, 700 pesos. Ayan. Sige, sige. Without further ado, bigay ko na po kayo kay Coach Weng. Ayan. Eto na po si Coach Weng. Yung pinakamaganda sa TCRC. Ayan na, ayan na. Hello, Coach Weng. Good evening po. Good evening. Good evening, sir. Parang medyo, ano, parang ako yung nabudol ngayon. Pinakamaganda sa TCRC by default. Ayan. By default. Sige, Coach Weng. Take it away po. Ayan. Okay, laban po. Ayan. Okay, anyways, good evening, good evening, good evening, teachers. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan na, parang nanunood ako ng live stream natin ngayon. In fairness, we're almost reaching 300 viewers. Malapit na po tayong pumasok sa bracket ng 300. So, para po sa mga nanunood ngayon, pa-request naman po or palambing naman po, no? Baka pwede pong i-share natin ang ating live stream para mas marami pa pong mga future LPTs at future top-notchers ang maambunan ng ating blessing ngayon. Ay, you know what, guys? Sa totoo lang, na talagang na-miss ko kayo, guys. Na I'm very, very excited to be here tonight dahil mainihanda na naman akong pangmalakasan na mga professional education questions for you tonight. Ayan. But before that, oh, eto, tinitingnan ko itong mga tao dito sa comment section natin, no? Eto. Hello, coach. Maganda ka naman talaga, coach. Ayan, ako. Eto, plus 10 sa let. Ayan. Yung mga nampupuri dyan na plus 10 sa let. Ipagdadasal ko yan kay Lord. Ayan. Good evening po. Ayan. Sana'y nakakain tayo, ha? Ng, ano, no? Ng ating dinner. Ayan. Now, before we start with our session, guys, bukas na to, ha? Bukas na po to. I would like to invite everybody to join our comprehensive and intensive review po. Kailan po to magsisimula? Bukas po. At ako po yung unang lecturer nyo. Ayan. Na ito, teachers, ha? Itong, ano na to? Itong bundle na to. Bundle talaga, no? Ito po ay all-in na lahat. So, meron tayong regular coaching, no? Which involves content-based at saka mga mga practice test natin, meron tayong monthly evaluation, at meron pa tayong, additional na mga handouts na ibibigay para sa inyo. And speaking of handouts, guys, naka-upload ko lang, bago lang talaga, no, parang ilang minuto, a few minutes ago, I just uploaded yung handout natin for tomorrow. So para sa mga nanonood na miyembro na po ng ating page, guys, kindly download the handout para may kopya po kayo bukas. And para sa mga gusto pang sumali, guys, just send a private message to Teacher Seppi. Ayan, tuturo ko si Teacher Seppi, no? Just send a private message to Teacher Seppi para matulungan niya po kayo. No? This is only 700 pesos regular coaching plus final coaching plus monthly evaluation plus pabaon pa talaga. Nako, talagang ano na, kompletos recados tayo ngayon. Now, if medyo mabigat sa inyo yung 700 pesos, you can just have your down payment muna, which is 500 pesos, para at least makasali kayo sa mga regular coaching natin na magsisimula na po bukas. Ayan, no? Talagang back to basic talaga tayo dito kasi magbibigay tayo ng mga handout, mga babasahin niyo po, no? Kasali na dyan yung ating live coaching. And yes, tomorrow na po magsisimula yan. So I'm really expecting, sana po'y samahan nyo ako, dahil ako yung unang magtuturo bukas. Samahan nyo ako tomorrow, no, for our pangmalakasan na comprehensive at intensive review. Now, before we start, bago tayo magsimula, ha, guys, magre-request muna ako na please prepare two things. Dalawang bagay lang po talaga yung parang ipapahanda ko sa inyo, no? Please prepare a piece of paper, anything na pwedeng sulatan. Mas mainam po, ha, kung may sarili kayong notebook nyo and ball pen or pencil. Anything po na pwedeng panulat. Okay? So,
paper at saka ball pen po. Kasi later, I'll be discussing some concepts at gusto ko po sana na talagang mag-take down notes tayo, no? Para mas, mas stronger yung bond ng knowledge natin. Ayan, no? Para hindi nyo madaling makalimutan. Ayan, so sige, magbibigay ako ng 10 counts. Nako, parang elementary tayo dito, no? 10 counts, ha? Para makakuha ng papel at ball pen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan, may ball pen at lapis. May ball pen at papel na ba ang all? May ball pen at papel na ba? Nako, sana ha. Sana may ball pen at saka papel na kayo. Ayan. Because, ato na. Nako. Yung iba dito, parang pakiramdam ko kanina pa, no? Kanina pa atat na sumagot ng ating mga tanong. Now, syempre, we cannot start without our, without our pa-hashtag. Ayan, syempre, hindi tayo pwedeng magsimula na wala tayong pa-hashtag. Ayan. Now, for tonight, no, gusto ko po yung ating hashtag ay hashtag claiming victory. Ayan, patype nga ako sa ating comment section ng hashtag claiming victory. Dahil dito sa TCRC, no, we are claiming, we are manifesting na magiging victorious kayo in your LPT journey na at the end of this, at the end of this journey nyo, talagang makakamit nyo yung inaasam-asam nyong lisensya. Ayan, sige nga, pahingi nga ng hashtag claiming victory sa ating comment section. Guys, isa talaga yan sa mga bagay that I would like you to do before you start your preparation, before you start studying. That is mind setting, no? Preparing yourself, preparing or identifying your goals para at least alam nyo kung ano yung gusto nyong ma-achieve, no? Para at least may direction yung efforts, yung hard work nyo. I know we are claiming your victory by God's grace po. Ayan. Magiging LPT sa 2024. Amen tayo dyan. Okay, sige. Ayan, parang talagang active na yung ating comment section. No? Talagang literal na umuulan na ng hashtag claiming victory sa ating comment section. So guys, hindi ko na patatagalin pa ha. Let us now continue or let us now start our professional education set 3 rationalization with question number 1. Ayan, agoy! Nako, unang tanong pa lang, no? Literal na pang malakasan kasi nanununtok na. Agoy, paano ba to? Sure na kayo sa mga sagot nyo? Sure na talaga yan? Final na? Nako, baka magkakaroon na naman ng lipatan mamaya, ha? agoy. O, sige nga, answer reveal tayo. O, eto yung iba, sa letrang D. Nako, mahilig sa D ata tayo ngayon, no? Nakabase daw sa lecturer, mahilig din sa D. No, ano ba yung D? Datong pera, syempre. Ayan, o, sige. Wala talagang pipili ng ibang letra, guys. Final na yan. No, we answer as one. May unity ba tayo dito? O, sige na nga. Nako, parang wala atang lilipat sa inyo, wala atang babalik ko sa inyo, no? So sige, let me read the question first. Eto. Arrange chronologically the following events of instruction that was developed by Robert Gagne. Now, eto guys ha, para talagang
masabi nyo na hindi ko kayo ginu-good time dito, no? Eh, hindi ko kayo pino-for the chore dito. Pamakitaan ko kayo ng resibo. Now, as you can see here, we have the 9 events of instruction which was developed by Robert Gagnier. Now, ano po ba yung pinakaunang step? Okay? When it comes to the 9 events of instruction, that is, una, not gaining attention. So that is number 1. Followed by informing learners of the objectives. Number 2 na po tayo. Then meron din then we also have stimulating recall of prior learning, that is number 3. Ayan, no? Talaga nakikita niyo ba yung flow? Ayan. Then we also have, actually wala na siya dito sa options. So we have presenting the stimulus, providing learning guidance, no? Panglima na po 'yan. Then we also have eliciting performance. So in our option, pang-apat po 'yan. Then we also have providing feedback. Now pagkatapos ng pagbibigay ng feedback po, syempre we need to assess the performance of the students and magkakaroon tayo ng pag-enhance ng retention and transfer. Ito na yung parang magbibigay ka na ng generalization with with your entire class. Ayan. Now if we're going to arrange that, from the first step to the last step, that should be gain attention followed by inform learners of objective, then stimulate recall of prior learning, tapos kasunod niyan ay si elicit performance, at yung pinakahuli po ay pagbibigay ng feedback. So tamang sagot ay letter ano? Agoy, that's letter D, no? So that's 3, 4, 5, 1, and 2. Ayan, agoy. May mga lumipat pa talaga. Diyos ko. Ayan, sige nga teachers, pwede bang malaman kung bueno mano tayo o bueno malas for our first question? Ayan, sige nga, patingin nga. Bueno mano ba or bueno malas for item number 1? Ayan, agoy, sure ako yung iba dito. Madaling ma-identify yung correct answer kasi ginagamitan nila ng mnemonics, no? So may nakita ko dun kanina, asan na yun? Hanapin ko muna. Ito. We have GIRP PEPA E. Ayan, no? So parang yung first letter ng ating steps, yun yung ginagamit para mas madaling ma-memorya yung proper order ng ating 9 events of instruction. Ayan, ako, in fairness, parang nakakain talaga yung guardian angel natin tonight. Majority nakakuha ng tamang sagot. Agoy, nako. Parang ako lang ata yung mabubudol for today's video. Ayan. Bueno, mano, check. Nako. O, sige. Walang nabudol. Sige, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang swerte nyo. Proceed tayo with question number 2. Okay, eto, dito tayo. Eto, para nakikita ko yung mga sagot niyo. May nag-C, may nag-BB, may nag-DD, may nag-AA. Nako. Sure ako na may mabubudol na talaga ako dito. Finally. Agoy. O, sige, answer reveal muna. Ayan. Okay, let me read the question first. What type of knowledge refers to? Clue ha? Methods of teaching. Paraan sa pagtuturo? That includes identifying your objectives, pag-develop down ng learning activities, and of course, evaluating the learning outcome. Now, in order for us to answer this question, guys, magla-lecture po muna ako ng pangmabilisan lang talaga, ha? Now, in order for us to answer this question, balikan po natin
ang TPAC model na inintroduce po ni Mishra at ni Kohler. Ayan, do, noong 2006. Now, Coach Weng, ano bang main point ng TPAC model? Ayan. Now, the thing kasi, teachers, is base sa model na ginawa ni Mishra at saka ni Kohler, naniniwala kasi sila na bawat guru daw ay dapat magtataglay ng tatlong skills or tatlong knowledge. Ano-ano ba yung mga knowledge na yon, no? That is technological knowledge, content knowledge, at pedagogical knowledge. Now, these three knowledge are integral for those teachers, no? For them to function effectively. Now, alamin po natin kung ano bang pagkakaiba ni technological knowledge, content knowledge, at pedagogical knowledge. Guys, makinig kayo ng maigay ha, kasi medyo a little confusing to, no, kung hindi po kayo makikinig ng maayos. Now, let me first discuss the three major knowledge, and then, now we're going to discuss yung subcategory nila. Now, pag sinabi natin technological knowledge, no, base pa lang sa pangalan, technological knowledge, knowledge about sa technology, syempre. Now, technological knowledge po ay tumutukoy sa kakayahan ni teacher na gumamit ng ano? Technological tools. Pag si teacher marunong gumawa ng PowerPoint presentation, pag si teacher marunong mag-type na sa ano no, sa Word, o hindi kaya marunong gumamit ng Gmail, ayan, or mga kahit anong application pa. Pag si teacher marunong gumamit ng laptop, ng projector, ng TV, ibig sabihin si teacher po ay mayroong ano? That is technological knowledge. Uulitin ko po ha, pag sinabi nating technological knowledge, ito po ay tumutukoy sa kakayahan, no? Yung knowledge ni teacher sa paggamit ng technological tools. Now, punta tayo sa content knowledge. O, eto. Kasi sure ako, maraming nalilito kanina. Is it pedagogical or is it content knowledge? Ayan. Now, pag sinabi po kasi natin content knowledge, yan po ay tumutukoy sa knowledge ni teacher tungkol sa kanyang subject matter content. Okay? Or kaalaman ni teacher sa subject na tinuturo niya. No? Na kahit balibalik ta rin man ng estudyante yung tanong, kayang-kayang sagutan niya ni teacher kasi nga master na ni teacher yung kanyang tinuturo. For example, mathematics, no? Pag si teacher po ay may content knowledge, pag kaya niyang i-explain, kaya niyang ituro yung subject matter in a very effective at efficient manner. Okay? May content knowledge din po si teacher pag si teacher kaya niyang sagutan, no, yung mga tanong ng kanyang mga estudyante regarding sa lesson na tinuro niya. Ulitin ko po ha, pag sinabi nating content knowledge, yan po ay tumutukoy sa mastery ni teacher sa kanyang tinuturo na subject matter. Now, punta tayo, no, sa panghuling major knowledge natin. We have pedagogical knowledge, okay? When we say pedagogical, no, from the word pedagogy, pagtuturo, okay? So that involves your knowledge about teaching, kung gaano ka kagaling magturo, yung classroom management mo, yung instruction mo, kung paano ko gumawa ng activities, kung paano ka gumawa ng assessment. Uulitin ko po, when we say pedagogical knowledge, ito po ay tumutukoy sa ano? No, that is the knowledge about teaching. Paano ka magtuturo sa loob ng classroom. Now, kung nakikita niyo po yung model natin, meron tayong mga overlap, no, overlap in between. Now, nangyayari po yung overlap if na-o-observe natin kay teacher na present yung dalawang knowledge sa kanya. For example, ha, for example, pag si teacher magaling magturo, again ha, magaling magturo at magaling pang gumamit ng technological tools. Pag magaling magturo, magaling gumamit ng technological tools, we call that technological pedagogical knowledge or TPK. Kasi present yung dalawang major skills sa kanya. How about
pag si teacher magaling magturo at may mastery pa sa tinuturo niya, no? Magaling nang magturo, may mastery pa sa subject matter. We call that what? Anong tawag dyan? We call that, eto, pedagogical content knowledge. Kasi present si pedagogy at present din si content. Ayan. How about, what if si teacher magaling gumamit ng technology tools and at the same time, no, may mastery sa subject matter na tinuturo niya. I repeat, magaling gumamit ng technology tools at may mastery pa sa subject matter na tinuturo niya. What do we call that? Combination of two, ha? Combination of two. We call that, ayun, no? Technological content knowledge. Ay na, ito po ay nangyayari pag yung dalawang major skills ay present kay teacher. Now, you might ask, Coach Weng, what if yung teacher magaling talaga? No, talagang palaban si teacher. May knowledge sa paggamit ng technology. Magaling sa subject matter content. At magaling pang magturo. In short, present yung tatlo. Now, ito na po yung tinatawag nating TPAC, no? Or technological, pedagogical, content knowledge. Ito yung parang ideal teacher. Present yung tatlong major skills. Okay? So, sige guys. Eto, bago natin sagutan yung tanong, let's have a drill first. Eto, sure ako yung iba dito sa inyo mahilig sa drill. No, mahilig sa drill. So, sige. Etong gagawin natin, ha. I want you to select from the options on the screen. Pili kayo. But ang gagamitin lang po natin ay first letter ng bawat salita. For example, dito, for technological knowledge, TK. Para mabilis lang, ha, mabilis yung pag-type natin. Content knowledge, CK. Pedagogical knowledge, PK. Technological pedagogical knowledge, TPK. Pedagogical content knowledge, that is PCK. And technological content knowledge, TCK. No, yan ang po yung isasagot nyo. Klaro ba tayo? Klaro ba tayo? No, I want you to identify kung anong uri ng knowledge ang tinutukoy ko. Klaro ba? Pwede bang makahingi ng yes dyan kung naiintindihan yung instruction? Again, guys, ha? Do not write, no, the whole, yung whole title talaga, but just the, ano, no, just the initials. Ayan. O, sige, klaro tayo, ha? I'm going to describe, no, i-describe ko yung uri ng knowledge, then you help me identify kung anong knowledge yung tinutukoy ko. Okay, sige. Start tayo. Oh. Let's start easy. Easy muna. Madali lang. Okay. Anong uri ng knowledge meron si teacher pag siya ay magaling magturo? Okay? Magaling magturo. The moment na pumasok si teacher sa loob, may authority. The moment na siya yung nagtuturo sa classroom, nakikinig ang mga bata kasi magaling sa classroom management. What do we call that? I repeat, ha, magaling sa pagtuturo, no? Magaling gumawa ng activities, magaling gumawa ng mga test. Ayan, anong tawag dyan? That is, ayun, very good. We call that pedagogical knowledge. Very good. PK po yan, PK. Okay, next. How about, si teacher, magaling gumamit ng computer. Ayan, si teacher, magaling gumamit ng computer, magaling gumamit ng laptop, magaling gumawa ng PowerPoint, marunong mag-edit ng video at saka picture. Anong uri ng knowledge meron siya? No, naglalaro ng Mobile Legend. Ayan, kasali ba yan? Ayan. Magaling gumamit ng technology tools. We call that? Ayun, very good. That is technological knowledge. Ayan. How about si teacher? No, si teacher, marunong or fully mastered yung tinuturo niya. Sabihin natin, 10 taon na siyang nagtuturo ng English. Ayan, anong uri ng knowledge meron siya? Na master niya na, ha, yung subject matter na tinuturo niya. 10 taon na siyang nagtuturo ng English. That means si teacher ay mayroong ano? We call that ayon kuhang-kuha. That is
content knowledge. O sige, spice up tayo, spice up tayo ha. Now, let's make it harder. How about, what if si teacher, magaling na magturo, no, magaling ang classroom management, and at the same time, fully master niya pa yung tinuturo niya. Ulitin ko, anong tawag pag si teacher sobrang galing sa pagtuturo, no, classroom management, paggawa ng activity, sobrang galing. And at the same time, si teacher fully mastered yung tinuturong subject matter. What do we call that? Present yung dalawa, combination of the two na to. We call that, ayun, that is PCK. PCK or pedagogical content knowledge. How about si teacher? Magaling gumamit ng technology tools and at the same time, magaling pang magturo. Ayan, anong tawag dyan? Magaling gumamit ng technology tools and at the same time, magaling magturo. No, present si classroom management, magaling gumawa ng lesson plan, mga activities, mga formative tests, and etc. What do we call that? Magaling magturo, ha? Magturo ang sinabi ko. That is, ayon, TPK or technological pedagogical knowledge. O, last, second to the last na to. Second to the last na. How about, si teacher magaling gumamit ng technology tools and at the same time, fully master niya na yung kanyang tinuturong subject matter. No, sabihin natin, 5 years na siyang nagtuturo ng Filipino. Anong uri ng knowledge meron si teacher? Magaling gumamit ng technology tools and at the same time, may mastery sa subject matter content. Ayan, anong uri ng knowledge yan? Ayun, that is TCK. Ayan, eto, last but not the least. Last but not the least tayo. Anong uri ng knowledge meron si teacher kapag magaling siyang gumamit ng technology tools, magaling magturo, at may mastery sa subject matter. Ayun, no, all in na talaga si teacher. Sana all. Nasa iyo na ang lahat. Ayan. Anong tawag dyan? Pag nasa iyo na ang lahat, that is TPAC. No, huwag niyo namang dagdagan ng letter U sa dulo. No, TPAC lang po. Wala na pong U sa dulo. Bakit may nakikita akong may naglalagay ng U sa dulo? TPAC lang. No, huwag nang lagyan ng U sa dulo. Ayan. Now, based on our discussion, no? Eto guys, kitang-kita na ang tamang sagot dito. That is pedagogical knowledge. Kasi, oh, look, oh, magaling daw sa pagtuturo. Methods of teaching. Kagaya ng paggawa ng objectives, mga learning activities, at pag-evaluate ng learning outcomes. Ayan. Oh, nasa iyo na ang lahat. Tipak ka. Uy, nako, wag naman po yun. Tipaklong. Ayun, o sige, nako, eto na naman yung mga corning banat natin, no? Sige, laban tayo dyan, laban tayo. O sige, tama ba? Tama ba ang mga beshi ko? Nako, pag nasa yun ang lahat, tipak ka na. Nako, tipak na, parang tipak ng bato. Nako, okay, sige. Proceed tayo, ha? Proceed tayo. Let's go, question number 3. Eto, may nagtanong kay upload ba ito mamaya sa YouTube? Yes po. The best thing is, no, yung ating mga videos po will automatically be uploaded once we finish our live stream. Same po ha sa ating intensive review. Guys, para sa mga nag-iisip dyan, na Coach Weng, paano naman po, no, pag
May trabaho po ako Sabado at Linggo, or magde-date kami ng jowa ko. Ayan, ano bang gagawin namin? Or ano bang gagawin ko? Di ako makakatan ng live stream. Guys, don't worry, no? Para sa mga busy bukas, may gagawin bukas, don't worry po, kasi kung hindi po kayo makakasali sa 6 to 8pm lecture natin tomorrow, don't worry, dahil record, ano no, parang automatically ma-upload po yung ating videos. Ayan, so one to sawa, pwede nyo pong panoorin yung ating video as long as may internet connection kayo. Kung gusto nyo nga, no, habang natutulog, makinig kayo sa boses ko, wala pong problema. Kaso baka bangungutin kayo, no? Wag na lang siguro. Baka bangungutin kayo. Oh, anyways, dito tayo. Ayan, may nagle-letter B, may nag-D, alin pa? May nag-A, may nag-A pa. Ayan, oh, sige. Babasahin ko muna yung tanong, ha? Fighting the students. Access to the internet, teachers should observe these standards, except, nako, yung iba dito mga, ano no, medyo mabilis magbasa, minsan hindi na natin nakikita yung salitang except, aside do not, no? Guys, pag may nakitang salitang except, matik, lakihan natin yung mga mata natin. Kasi we are looking for the negative answer here. So, hanapin yung negative answer. Ah, eto ha. Now, para malaman natin, isa-isahin po muna natin yung ating option. Now, tama ba ang inform students of their limitation in accessing the internet? That is true, no? Dapat yung mga bata, alam nila kung ano lang yung pwede at hindi nila pwedeng gawin while using the internet. So, that's correct, no? Option D. How about, eto, require students to cite all the websites they use to ensure that they give proper credit and avoid plagiarism. Now, you might ask, Coach Wang, applicable pa ba yan kahit maliliit yung mga estudyante? Guys, yes, no? As early or as young as they are, dapat tinuturuan na natin sila sa proper way ng pagsasite ng mga website at pagbibigay ng credits to avoid plagiarism. Now, pili kayo. Is it A or B? A or B, wala nang lilipat, ha? Tama ba that we should teach students to test the reliability and authenticity of a website? That is true. Tama yan. Uy, guys, no, nagkalat na po ang mga fake news sa internet ngayon. So, dapat tinuturuan natin ang mga bata to evaluate the reliability and authenticity of website, especially yung mga information na nakukuha nila from that website. Now, eto, nako, ang tapang na ng mga sumasagot ng letter B, na nang pa-flood na sa ating comment section. Now, you might ask me, eto, sure ako yung iba dito magtatanong, Coach Weng, bakit mali si allow students to independently explore the World Wide Web? Bakit mali yan? No, hindi ba mainam that we allow the students to explore? Allow them to discover their own learning. Guys, okay naman po yung, ano no, ako, I would really push for exploration and discovery of their own learning. Pero guys, prangka, may mga bagay kasi sa internet na hindi pwede sa bata. Nako! Guys, may mga bagay sa internet na hindi pwede sa mga bata. At itong mga batang to, they are very vulnerable, no, sa mga masasamang loob sa internet. Ayan, kagaya ng mga naranasan natin noong high school. Sino ba sa inyo dito ang na-inlove sa poser? Diba? No, kasi vulnerable yung mga kabataan. Na-inlove sa poser. No, hindi kaya yung mga nagsasabi na ano ba yung mga nagcha-chat diyan na mga wala dito wala doon, no, yung mga Indianong nagcha-chat sa atin. Guys, napakarami pong masasamang loob sa internet. At saka may mga website na hindi pwede sa bata. No, tama ba? May mga website na hindi pwede sa bata. O sige nga, magbigay nga kayo ng sample ng website na hindi pwede sa bata. Sige nga, kasi ako guys, wala talaga akong alam. No? Nako, mukha yan.
Wala talaga akong alam ng mga website. Ako, never. Never ako nanonood ng mga ganyan. Charot. Charot lang ganyan. Naman kasi. And also ha, the word independently, parang inaalam mo yung bata na siya lang mag-isa, which is not good. Dapat everything na ginagawa ng bata is under supervision. And guys, eto sa totoo lang ha, based from my experience as an elementary teacher before, ang mga bata ko are curious in nature. No, mautu-utu-utu mga batang to. No, sasabihan lang yan ng mga kaklase nila. O sige nga, matapang ka, type mo nga, www.naruto.xxx. Yung mga ganon, no, yung mga ganong bagay, syempre yung bata, utu-utu, magta-type. No, kaya nga, dapat lahat ng ginagawa ng bata sa internet, may supervision. Oy, nako, yung mga tao dito sa comment section natin, biglang nagmamalinis. Holy Week ba ngayon? No, nagmamalinis. Holy Week. Ito pa si Nico, innocent daw. Nako. Ito sa inyo. Hindi kayo nakatry. Nako, parang hindi kayo laman ng internet shop noon. Ewan ko na lang. So, tanggal dyan si letter B. Allow students to independently explore the World Wide Web. Naku, huwag kasing manood ng Naruto. Ayan, meron namang Naruto sa TV. Yun na lang panoorin. Naku, memory brings back you ba? Naku. Okay, proceed na nga tayo. Number 4. Okay, dito tayo. Eto, sure akong may mabubudol ako with this question. Ayan. Okay, sige. Answer reveal muna, mga beshi ko. Sagot muna. Patingin nga ng mga sagot nyo. Gulatin nyo yung mga walang believe sa inyo. Mag-paste kayo ng link sa ating comment section. Charot. Huwag niyong gawin yun. Kayo naman. Okay. Sige nga, answer reveal muna. Ito, may nag-B, may nag-C. Sa dalawang yan lang talaga kayo pumipili. Na wala na bang iba? O, eto ha. Babasahin ko muna yung tanong. Ayan. Which is clue, not a form of educational technology? Alin daw dyan ang hindi kasali sa educational technology? Now, before we answer the question, allow me to define. No, i-define ko po muna yung term na educational technology. Pag sinabi nating educational technology, ito po ay tumutukoy sa paggamit ng technology in education. So, dapat ginagamit natin, no? Yung mga technological tools sa teaching and learning process. Ayun ha, that's the main definition of educational technology. Now, alin dyan ang hindi kasali? Tama ba yung paggamit ng projector, no, sa pag-display ng image? That is correct. No, tama po yan. Projector po ay isa sa mga technological devices na ginagamit to display pictures, videos, and whatsoever. Okay? Another, tama po ba ang paggamit ng charts showing the different animal kingdoms? That is correct. Tama po yan, no? Kasi yung charts po or mga graphs, no, kasali din yan, ay isa sa mga pinaka-effective na pamamaraan ng pagpresenta ng impormasyon. Now, dito tayo pipili. Tingin kayo. Is it B, using of chalkboard in demonstrating arithmetic, or C, television used for entertainment? Alin po dyan ang tama, okay?
Now, tama po si letter B, using of chalkboard in demonstrating arithmetic. Ang mali po dyan si letter C. Okay, bakit letter C ang sagot? Makinig ha, makinig. Mali po si letter C dahil although television is a form of technology, but it is not used for education. No, ginagamit siya para saan? For entertainment, para mag-enjoy ka, para magliwaliw ka, hindi sa pagtuturo. No, eto guys, si chalkboard. Chalkboard is still a form of technology. Lahat ng bagay na inimbento, inimbento po yung chalkboard na yan, no? Although, no, it is a form of technology pero obsolete na siya. Ibig sabihin, no, parang old na, old type of technology na yung chalkboard natin. Now, dito, mali talaga si letter C kasi nga, hindi naman for the purpose of learning yung paggamit ng TV, but for entertainment. No? Sabihin natin yung panunood ng Showtime, ay hindi naman po yan connected sa pagtuturo. And dito kasi, letter B, using of chalkboard. Again, na chalkboard is still a form of technology. Inimbento po yan. Yan po yung pinakaunang pamamaraan ng pagpapakita or ng pagpapakita ng visuals sa mga estudyante. But, no, it's just an old form of technology. Obsolete na nga siya, but still form of technology pa rin. Now, dito sa option, pinakatanggal talaga si letter C. Ayan, letter C. So, number 4, correct answer, C, cat. Now, what if nanood kayo ng TikTok dyan? No, wala namang connect sa teaching-learning process. Ayan. Okay, proceed tayo. Let's go. Number 5. Okay, sa bawal mabudol. Bawal mabudol. Ito may nag-comment pa, mind ma'am. No, sino pong imamind nyo ako? Eh, nako. Ito na naman tayo. Online, bugawan. Nako, joke lang guys ha. O, sige nga, answer reveal. O, eto, may na majority naging letter C. Wala na talaga yung ibang pipili dyan ng lucky letter. Lucky letter of the day sa letrang D4. Daddy. Ayan. Wala na talaga. Wala nang pipili. 1 hour, yes po. 1 hour ba tayo ngayon, ma'am? Yes po. Isang oras lamang po tayo today. Ayan. Now, guys, sa another thing, ulitin ko po habang medyo marami-rami pa kayo, no? I would like to invite each one of you to please, sali po tayo sa session natin na magsisimula na bukas. Yes po. Kindly message Teacher Seppy po para at least malaman nyo, no, on how to join our page. One-time payment lamang po to hanggang final coaching na. Ayan, hanggang final coaching na. Okay, sige, babasahin ko po yung tanong. Ito. The K-12 basic education curriculum was officially implemented by the virtue of what law? Agoy! Nako, ito na, mga batas-batas na tayo. O, ito guys. Sige. Bago natin i-reveal ang tamang sagot, no, alamin muna natin kung ano po ang short title ng mga Republic Act na to. Start tayo with RA-7836. Sige nga, may makakahula ba? What is RA-7836? Sige nga. RA-7836 is? What's the short title of that one? That is, ayun, very good, Ma'am Almira. Ayan. When we say RA-7836, that is Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Ayan, sinong presidenteng pumirma nito? That is? Cool. Ayan. That is si Ramos. Ayan. Si Fidel Ramos. Okay. Next.
Si RA7610. Ano naman po si RA7610? What's that? Anong short title niyan? That is, may nakikita akong nagsasabi ng bawsi. May nakikita akong nagsasabing child abuse, anti-child abuse. That is, okay, very good. That is special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination act or anti-child abuse act. Ayan. Now, dito tayo, no? We have RA10533. That is the correct answer. Now, guys, sige nga, di ba, meron ako, sure ako, kung student namin kayo dito before, meron kaming strategy on how you can easily identify RA10533. Alam niyo yung magic dito? Alam niyo yung palatandaan natin dito? Sige nga. Alam niyo po ba? Oh, eto may nagtanong. Coach, yung latest curriculum po ba ngayon kasama sa review session niyo? Yes po. Now we're going to cover the matatag curriculum. Ayan. Now may background na ba kayo guys sa matatag curriculum? Actually, yung matatag curriculum will be implemented on year 2024 to 2028. Ayan. Nako, kung wala pa kayong background sa matatag curriculum, join our intensive review. No, talagang i-discuss natin yan. Page per page. Nako, word for word. Ganon. ayun, may nakahula na. O, eto guys ha. Para sa mga hindi nakakaalam, actually, may palatandaan po tayo, no? Sa, para madali nating mamemorya, si RA10533. O, tingin dito. We have top-notcher tips. Paano ba madaling ma-memorize? Coach Wang, si RA10533 or the K-12 law. Eto guys, madali lang to ha. Kasi all you need to do is add all the numbers, no? To easily remember the K-12 law, just add all the numbers. 1 plus 0, that is 1. 1 plus 5, that is 6. 6 plus 3, that is 9. 9 plus 3, that is 12. Short for K-12. Ayan. Para mas madali nyo matandaan, just add all the numbers, no? 12 talaga yung sum yan. That parang symbolizes 12 in K-12. Okay? So, tama sagot, number 5, letter C, cat. By the way, guys, makinig. Guys, wag po kayong aalis mamaya, no? Diba, after we finish item 6 or item 7, wala pong aalis kasi magra-run through tayo. Yung iba kasi, umaalis na kaagad, mga excited, no? May date kayo ng jowa nyo. No, wala po nang aalis kasi magra-run through tayo. Ako kasi teachers, no, gusto ko talagang siguraduhin na memoryado nyo at naiintindihan nyo ang tamang sagot sa bawat tanong. So, hindi pwedeng matapos ang session natin na walang run-through. Dapat may run-through tayo para sure na sure si Coach Wen at makakatulog siya ng tahimik mamayang gabi kasi sure siya natuto talaga yung ating TCRC babies. Okay, so wala mo nang aalis hanggang hindi pa po natatapos ang run-through. Okay, punta tayo item number 6. Okay, dito tayo. Nako. Ayan, answer reveal muna mga beshi ko. Alam nyo guys, ito talaga yung isa sa pinaka-paborito ko ng mga tanong sa Prof. Ed. Kasi, this topic is applicable, once nagtuturo na tayo. Ayan, may nakita akong sumasagot ng B, C, A, D, B. Alin kaya ang tamang sagot dito? Sige nga. O, palakasan tayo ng sagot.
Ayan. May nagbi-B, may nag-A, may nagsi-C. C by ano? O, sige. Eto guys ha, I will explain the situation first. Ano ba kasing nangyari, Coach Weng? Anong kaguluhan ba to? Eto, makinig ha. The class has become uncontrollable and so Teacher Yen decided to have some undisciplined students. Eto yung mas squami, no? Ano yung parang mga gangster natin ng mga estudyante. Pinalabas niya ng classroom at pinapunta saan? Sa counselor's office. Now, what did Teacher Yen apply by way of preventive approach to discipline? Now, guys, bago ko to, ano, before I discuss the options, merong isang pangalan po muna ako na gusto kong tandaan nyo. No? May isang pangalan po muna na gusto kong tandaan nyo. Isulat! O, isulat, sulat, sulat! Sulat ang pangalan na Jacob Kunin. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Ayan. How do you spell Kunin? Okay, that's K-O-U-N-I-N. Ayan na. Again, isulat. No joke, hindi ako nakikipag-good time sa inyo. Isulat ang pangalan, Jacob Kunin. K-O-U-N-I-N. Ayan. Ano bang meron kay Jacob Kunin, Coach Weng? Si Jacob Kunin po kasi ang proponent ng mga classroom management or how to handle students inside the classroom. Now, ano ba yung mga tinuro niya, no? Yung mga terms na ginawa niya. Now, makinig ha, pag sinabi natin, eto, when we say removing seductive objects, eto po yung pagtanggal ng isang distracting stimulus. For example, yung isang bata nagdala ng laruan, okay? Now, yung laruan, no, pinag-aagawan ng mga estudyante. Now, in order for you to solve the misbehavior inside the classroom, tatanggalin mo yung ano? Tatanggalin mo yung laruan para yung mga bata mag-behave. That is removing seductive objects. No? You're going to remove distracting stimulus. Now, ang direct appeal naman po, ito yung unang ginagawa talaga natin. This is where you request the student to stop the disruptive behavior. Sasabihin mo po yung mga bata na, okay guys, no, wag tayong masyadong maingay, wag tayong masyadong makulit. Kung hindi, no, kung hindi, ganon. Parang may pamata na tayo, may pa-smile na tayo. So that is direct appeal. Kinakausap mo ang bata, no, to stop the disruptive behavior. Ayan. Now, when we say, ayan, physical restraint. Ang physical restraint po, ginagawa na po ito, no, sa mga extreme situations. Sabihin natin, yung bata, very aggressive, nanununtok, naninipa, nangangagat. Ano, tinatapon yung kanyang armchair sa kay teacher, ganon. Pag sobrang lala na ng bata, and harmful na siya sa kapwa estudyante niya at sa sarili niya mismo, you may do physical restraint. Eto po yung you are adding restriction to immobilize the student para hindi po siya makagalaw. For example, sampulan ko lang kayo ha, kasi in a previous school that I went to, may isang bata who is very very aggressive, nanununtok na talaga, nagtatapon na ng upuan, no? So ang ginagawa doon is gapos. No, hindi naman siya yung kadena talaga, no, na parang aso, pero ginagapos yung bata sa kanyang chair. Okay, para hindi niya masaktan yung kanyang sarili at yung kanyang mga kaklase. Now, dito kasi, yung bata, makulit na bata, pinalabas ng classroom at pinapunta saan? Sa counselor's office. Now, when you remove a child, papalabasin mo ng classroom, we call that antiseptic bouncing. No, you are trying to remove the unruly child para hindi na kumalat yung misbehavior sa loob ng klase. Ulitin po natin ha, pag may pinag-aagawan yung mga bata, tatanggalin ni teacher, removing seductive objects yan. No? Pag yung bata maingay, kinausap ni teacher, that is direct appeal. Pag yung bata namimisikal na, no, talagang tinali or ginapos ni teacher, that is physical restriction. Dito kasi, pinalabas ng classroom, antiseptic bouncing yan. So, item number 6, correct answer, letter C, cat. Ayan. And I think hanggang letter C lang po tayo today.
Sige nga, score reveal tayo. From 1 to 6, nakailan po kayo? Ayan, score reveal ha, score reveal. 1 to 6, ilan po ang nakuha nyo? O, eto. Sige nga, pa-type ako. Now, habang nagta-type kayo ng scores nyo, magbebenta muna ako. Nako, nag-live selling pa. Hindi po, again and again and again and again, I'm inviting all of you to join our intensive review. Magsisimula na po yan bukas. No, yung ating mga reviewers po, ready na po, uploaded na po sa ating page. Kayo na lamang po yung hinihintay. No, yung ating comprehensive review po is a one-time payment only. Pero kung medyo nabibigatan kayo sa 700, pwede nyo pong kausapin si Sir Seppi na mag-down muna ng 500 pesos para makasali po kayo sa live stream natin. Regular sessions natin. Ayan, kung saan magbibigay kami ng mga answer sheet, no, mga handouts na pwede nyo pong gamitin sa pagre-review. Na kung hindi man kayo makasali sa aming live stream, don't worry dahil, recorded naman po yung ating mga live stream. So, want to sawa po kayong pwedeng manood at ulit-ulitin yung ating mga videos. Pero guys, yung mga videos po natin, para lamang po yun sa private group, no? Para yun sa mga sumali ng ating comprehensive review. Sulit na sulit to guys, kahit tanungin nyo pa yung mga previous students namin. Ayan, sige, nako, ready na ba para sa ating run through? Like what I said, wala munang aalis kasi magra-run through tayo, no? Hindi ako, sure ako yung ibang coaches niya, I think, sana, nagra-run through sila kung saan binabalikan po yung mga tanong. Now, this is effective, no? Para sa akin, effective talaga to. Kasi, this one is anchored to the law of exercise, di ba? If you're familiar with law of exercise, the more na inuulit-ulit mo yung isang bagay, the more na mas naiintindihan mo siya. Ayan. No, para sa mga gustong manood po ng ating mga regular sessions, please message Sir Seppi po. Ayan. Now, syempre guys, ha, hindi talaga pwedeng mawala si Runter, no? So, you have 10 seconds to read and identify the correct answer in each option. Guys, eto, nakikita ko kasi yung iba, nakakuha ng perfect score. Yung iba, 1 mistake. Yung iba, 2 mistakes. Now, eto guys, ha, for run-through, dapat no mistakes. Dapat perfect tayo from 1 to 6. Kasi na-discuss na to kanina. Okay? Ready na ba ang all for our run-through tonight? Ready na ba? Ready na ba? Sige nga, patype muna ng hashtag ready. Pahingi nga ng hashtag ready para malaman ni Coach Weng kung handang-handa na kayo. And hashtag ready muna tayo. Nako, in fairness ha, marami nakakuha ng perfect score. Nako. Parang may kutob na ako na marami tayong mga top-notchers this season. Ayan. Ready na daw. Ayan, hashtag. Ready na po. Ready na. Final na talaga. Ready na. O sige, wag na nating patagalin pa. Let us now start our professional education set 3 run-through with question number 1. Okay, number 1, correct answer, letter D dot. That's 3, 4, 5, 1, and 2. Letter lamang po ha, letter lamang. Okay, number 2, correct answer is letter C, pedagogical knowledge. Okay, 3, correct answer B, allow students to independently explore the World Wide Web. Okay, number 4, C, television used for entertainment.
Okay, item number 5, correct answer C, Republic Act 10533. And last question po natin. Okay, 6, correct answer is C, antiseptic bouncing. Ayan, o sige, score reveal tayo. Perfect ba ang mga beshi ko? Sana nakakuha kayo ng perfect score, ha? Nako, dapat, guys, ako kasi, no, wala akong pakialam kung mababa yung score nyo sa practice test. No? Basta dapat bawi kayo sa run-through. No? Kung nagkaroon kayo ng mali sa practice test, dapat perfect na kayo sa run-through natin. Kasi, it just showed, no, shows na you learned something from our discussion. Ayan, naka-perfect ba? Dapat na-perfect yung scores natin? Nako, eto, before we end, again and again, guys, samahan niyo po kami bukas kasi ako po yung unang lecturer tomorrow, no? Samahan niyo po ako bukas sa ating comprehensive review. Message Teacher Seppy, message him now, no? To learn how to avail to our comprehensive letter review po na magsisimula na bukas. Ayan, opener talaga ang beshi nyo ngayon. Ayan, perfect na ba? Okay, sige. Ayan, time check tayo. It's almost 8 o'clock. 1 minute before 8 o'clock. So, guys, daghang salamat na from the bottom of my heart. And I wish to see all of you bukas po sa ating session. Ayan, daghang salamat and enjoy the rest of your day. Thank you.